nga dito sila natin. At hindi kita nakausap. Ano, tatungin mo ako sino nga eh? At tumayo na siya! Dahil sa pagpasok ni Annalyn sa loob ng Apex ay nalagay siya sa alanganin. Mabuti na lang at napaka-supportive ng kanyang mga kaibigan sa loob ng Apex. Dahil alam ng mga ito, nagulo na naman ang mangyayari sapagkat kapag nakita siya ni Zoe, ay siguradong magkakaroon na naman ng rumble dahil hindi ito matutuwa sa pagmumukha ni Annalyn sa loob ng Apex. Buti na lamang at napakabait nitong si Annalyn at marunong mag-adjust. Okay lang sa kanyang magtago siya ng pansamantala. Ang malaga ay kahit papano ay naging mabait itong si RG sa kanya at nakabanding niya kahit sa sandaling pagkakataon. Naging maayos na sana ang lahat. So balit, nagulantang na naman sila dahil biglang tumawag itong si Lynette at nag-aalala at balisang balisa, lalong-lalo na sinabi ni Dr. RJ na si Annalyn ay nasa loob ng Apex. Hindi mapakali si Lynette dahil alam niya na sa tuwing lumalapit si Annalyn kay RJ ay napapahamak ito tuwing makikita ni Moira at ni Zoe. Lalo pa siyang nag-aalala nang bigla na lang binaba ni Dr. RJ ang telepono. Kaya naman napasugod na nga siya ng di oras sa loob ng Apex dahil alam niyang walang ibang kakampi ang kanyang anak doon. Kaya sa oras daw na may mangyari kay Annalyn, hinding-hindi siya magdadalawang isip na ipagtanggol ito. Bigla at nagulat si RJ nang biglang dumating itong si Lynette sa loob ng Apex. Pakiramdam niya ay mabibisto na talaga siya na tinatago niya si Annalyn sa loob ng Apex. Mabuti na lamang at to the risiko ang mga kaibigan ni Annalyn. Nahanap na nga ngayon ni Lynette itong kanyang anak. Ngunit itinanggi na nga ni RJ na nandoon si Annalyn sa loob ng Apex dahil nga kasama niya si Zoe at ayaw niya magkagulo-gulo. Dahil alam nga niyang hindi pa nakalabas ng Apex itong si Annalyn. Sa tuwing nagtatanong nga itong si Lynette ay ito nga si Zoe ang sumasagot na wala doon si Annalyn. Subalit dahil sa reaksyon nitong si Lynette na parang sigurado talaga siya na nakausap niya si RJ at sinabing nandoon nga sa loob ng Apex, ay nagsimula na nga siyang magduda. Bumalik siya doon sa lugar kung saan una silang nakita ni Dr. RJ. Nakaalis na sana si Annalyn, subalit nga naiwan niya ang kanyang cellphone, kaya naman muntik na talaga siyang madatnan at mahuli nitong si Zoe. Nagpabalik-balik si Zoe at tela may isang dagang hinahanap. Maya-maya pa nga ay tumunog ang telepono dahil ito nga si Lynette ay hindi mapakali. Tinawagan ulit si Annalyn. Buti na lamang at to the rescue ang kanyang kaibigan. Nang buksan niya ang isang room, ay isang nurse ang kanyang nakikita na may hawak na telepono at nagpapahinga. Pinagalitan niya ito at kung gusto ba daw niya masisante at bakit napapahinga na siya sa oras ng trabaho. Dahil sa tulong ng mga kaibigan ay nakalusot nga itong si Annalyn. Hindi siya naabutan ni Zoe at ni Moira na nanggagalaiti na naman dahil nakita ang nanay ni Annalyn. Pakahirap ng sitwasyon ni Annalyn dahil sa tuwing kikitain niya ang tunay na ama, kailangan pa niya magtago. Siya naman ang tunay na anak.